Showbiz fanatics Alden Richards, inilabas na ang totoong dahilan kung bakit pinupush niya at nililigawan at nagustuhan ang isang Catherine Bernardo. So panoorin natin hanggang dulo ang latang yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat of course sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po. And for today's video, pag-usapan natin ito dahil trending na trending nga ngayon, number one, si Mr. OG Diaz, kung saan kahapon nga ay dinisclose niya at according to him sa kanya pong source mula sa panig ni Catherine Bernardo, sinasabi niya, kinukumpirma niya na yung source na pinanggalingan na naniligaw na nga di umano itong si Alden Richards kay Catherine ay mula pa sa source ni Catherine. So sinabi po dito ni Mr. OG Diaz na talaga namang kumpirmadong naniligaw na nga di umano, not just one but two, Alden Richards and Jericho Rosales now courting Catherine Bernardo's and OG Diaz source. Veteran showbiz reporters OG Diaz claim that Alden Richards and Jericho Rosales are now courting Catherine Bernardo. In the latest episode of OG Diaz Showbiz Updates, OG said a source from Catherine's camp told him the scoop. Nanliligaw na itong si Alden kay Catherine at makikita naman yan sa kanilang body language. So dahil po sa mga statement na ito ay nagkalat ngayon sa social media platform at sa iba't ibang news online ang balitang ito, dahil para itong isang malaking pasabog sa social media at sa showbiz. What you see is what you get, so that's what we got, sabi niya. Ogie added that Catherine family likes Alden for the blockbuster actress. Si Alden ay isang negosyante and financial stable, responsible, kaya natutuwa kay Alden ang pamilya ni Catherine dahil yung mga gusto nila sa lalaki ay pinuposes nga daw di umano ni Alden. OG meanwhile said that Jericho is also courting Catherine. Ang sabi ng aking source, naliligaw si Jericho Rosales kay Catherine. OG also said that Catherine's family however prefer Alden over Jericho. Alden recently addressed a viral video of him giving a bouquet of flowers to Catherine Bernardo. In an interview with 24 Horas, Alden recalled that he had fun at Catherine's post-birthday celebration. I was invited, syempre it was part of her post-birthday celebration with friends and family. Masaya naman, sabi niya. Masaya naman yung naging experience and you can see how happy Kat is right now, he added. When asked the real score between them, this is what he answered, what you see is what you get. This is really a mysterious statement coming from Mr. Alden Richards na hindi man niya tahasang sinagot yung tanong na ito, pero kayo na po ang humusga. Parang ganun yun, diba? So this time, marami po talaga ang sobrang natutuwa, sobrang maligaya for Catherine Bernardo and Alden Richards, because finally ay natagpuan na nga. Kumbaga parang inadya na rin ng Diyos na talagang matagpuan nila ang isa't isa. Kaya nga sabi po ng ilan sa mga senior and showbiz columnists na parang ang laki ng naiambag nitong si Mr. Alden Richards para dong sa healing process and moving on eras nitong si Miss Catherine Bernardo. Dahil nga naman, diba pa, sabi ng kasabihan, for you to forget the man, you need another man. Pero alam nyo po ba na aside from those people na happy for Catherine and Alden, marami po ang nagingit-ngit at natila baga parang sinisisi pa si Miss Catherine Bernardo sa paghihiwalay nila noon ni Daniel. Sinasabi nila na maaari daw kaya daw nagkaroon ng magandang relasyon ngayon si Alden Richards and Catherine Bernardo dahil si Catherine daw di umano unang nag-cheat. Oh my G, grabe naman yung mga allegation na yun, grabe naman yung mga speculation na yun patungkol kay Catherine. Ano, hindi naman po dadaan si Catherine sa sobrang traumatic relationship kung siya po mismo sa sarili niyang alam niya na siya ang nagloko, ba? Diba? At alam natin na kayang-kaya naman talaga ni Daniel Padilla na kung talaga nilook siya ni Catherine noon, pwede niyang palitan si Catherine dahil alam naman natin ang mga tipo ni Daniel at nakita naman natin how Catherine really loves Daniel that time.
Kaya talagang nakakagigil lang, lalo na po sa mga bashers ni Catherine at sa mga bashers ni Alden Richards, diba? So, dahil po sa pag-amin na ito sa publiko, ay hindi rin at handang-handa na po si Alden at si Catherine para sa mga bashers at sa mga supporters, no? Nitong ito pong samahan na cut din. Sana lang nga, sabi ng ilan, na wag daw itong parang gimmick lang dun po sa nalalapit nilang movie. Dahil parang another heartbreak na naman to sa cut din pag nagkataon. Pero base naman po kay Mr. OG Diaz, kumpirmado na nga na talagang pinupormahan. Pero alam niyo po ba, ito pala yung isa sa pinaka nagustuhan ni Alden Richards dito kay Catherine. Sabi niya, unang nakilala ko si Catherine Bernardo sa Hello Love Goodbye movie. Labis ko siyang hiningaan dahil sa taglay niyang ugali at kabaitan. Napakasimple lang kasi kahit maliit na bagay na-appreciate niya. Kaya kahit sinong lalaki, magkakagusto talaga sa kanya. So which means inaamin ni Mr. Alden Richards na noong mga panahon na sila ay nagtitaping ng Hello Love Goodbye, meron nang namumuo na feeling si Alden Richards towards Catherine. Kaso nga lang, dahil po si Alden Richards ayaw niya na parang makikibat in siya dun sa relationship nitong si Alden, ay Miss Catherine and Daniel Padilla, pinigilan niya yon. So ilang taon pa po ang inintay ni Alden Richards para talagang ma-push through niya na yung totoong taong hinahanap niya for his life. And this time, dahil po nabigay na yung pagkakataon, nabigay na yung chance dito kay Alden, ang una niya, a first move na ginawa niya is yung parents mismo ni Miss Catherine Bernardo, ang una niyang kinuha ang kalooban. Kumbaga parang yun yung strategy talaga ni Alden eh. Niligawan niya yung family and then doon po siya papasok ngayon na parang ipapakita niya yung good intention niya doon sa girl. Ganon yung pagkakabasa ko ah. Kasi hindi naman kami personally magkakilala ni Alden, pero base sa mga nakikita ko, base sa mga nababasa ko patungkol sa kanya, ganon yung klase or tipo ng tao na or tipo ng lalaki na ano siya. Pero this time, and according pa sa source, na aside from Alden, nakapila din po si Mr. Jericho Rosales for Catherine. Pero sabi po ng ilang source na parang mas bet na bet ni Mami Min itong si Alden Richards kesa po kay Mr. Jericho Rosales. Hindi naman natin din i-discount kasi parang sabi ni Catherine noon sa kanyang interview that Jericho Rosales was a good man. Napakabait daw na tao. He's a kind person, sabi niya noon sa kanyang interview, kasi natanong din siya patungkol dun sa estado kung bakit lagi silang spotted ni Mr. Jericho Rosales, or nagkataon na magjajaging siya that time at nandun din si Echo. So inaliwanag naman niya yung part niya doon. But this time, yun na nga, isa yan sa mga talagang nagustuhan niya dito kay Catherine, that Catherine was really a very kind and simple girl. Na kung mapapansin ninyo, di ba, parang mas gusto talaga ni Alden ang mga morena. Yun talaga yung kanyang bet na bet. So kamusta naman kaya ang pamilya ni Alden? Boto naman kaya si Daddy Bay dito po kay Catherine Bernardo? I-comment nyo po sa ibaba. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.